Ayan mga kalapatids, mga idol, mag-uumpisa na po tayo ng ating pairing ngayong 2022 breeding season mga kalapatids for 2023 young birds. So dito sa side na to mga kalapatids, dito po yung mga breeders na mostly is yung mga old breeders ko na lagi ko nang ginagamit dati. And then merong mga few, merong mga ilan-ilan na mga bagong breeders dito mga kalapatids. Tulad po ng Grizzle na yun, tsaka yung Pied White Flight, yun yung Dark Check Pied White Flight. Bago po yan. Nasaan na ba yung... Ito, itong blue check po na to. Bago to. Ito po yung blue check na nilipad natin. 2020 po siya na ibon. 2020. Bago po yung blue bar na yan. Bago rin... Oh no, hindi po bago yung blue check na yun. Pero itong blue bar bago. Itong blue check bago mga kalapatids. Ano pa ba? Yun po yung ano natin, yung 2019 best bird natin sa loft mga kalapatids na nilipad natin. Ito po yung nanay ng OLR bird natin at ang tatay po ay ito, itong blue bar na to. Tama ba? Ano, hindi po yun yung tatay. Ito pala yung tatay, ito. Ito po yung tatay ng OLR bird natin nung 2021. So, yun po. Ito po yung tatay at saka tita nung magkapatid natin, clutchmate na Irish Syndicate, si 3203 at saka si 3202, which is andun si 3202 nandun. And then si 3202 nga po breeder na rin natin. Siya po yung 2021 season, old bird race season na nag-purse sa ating 666 kilometers mga kalapatids. At saka yung kapatid niya, yung clutchmate niya, nasan si 3203? Ayun, nasa loob pala. Si 3203 yung pang 5th mga kalapatids. So ayan sila. Then ayun, kapatid yan nung blue check. Ayan si 4090 mga kalapatids. Kung baka maalala nyo, si 4090 siya yung ang ating third day bird, pangatlong day bird sa ating 600 mile race ngayong taon mga kalapatids as a yearling. Yearling lang po siya, so 1 year old pa lang siya. Kinarga natin siya ng 600 mile race and siya nga po yung third pangatlong day bird natin doon mga kalapatids. So, ayan po. Ayan yung mga breeder na pinagpares-pares natin ngayong season na nauna. Yun, nandun po sa kabila, medyo marumi pa. Ayan yung flooring, marumi. Lilinisin ko pa po yun. And then, pagka nalinis ko na yun, tsaka naman tayo magkakarga ng mga hen pa rito, mga kalapatids. Inuna ko lang po itong mga ito, mga kalapatids, dahil 1 week late po tayo sa pagbibreed. Nag-decide po ako na 1 week later kasi kabuanan ni Mrs. Mga kalapatids, and then ngayon nakapanganak na si Mrs. Meron na tayong konting oras na pagparis-parisin yung mga ibon and then pagka ng itlog, which is 1 week to 10 days bago sila mangitlog or bago pa lang lalabas yung itlog. So may enough time, meron po tayong enough time na mag-asikaso sa kanila ngayong breeding season mga kalapatids. Pero yan nga po sila mga kalapatids, ayan po yung ating mga ibon. Medyo nag-aano pa lang sila, nagpapakiramdaman pa lang yung iba kung sino yung paparisan nila. Yung iba po rito na bumalik sa dating pares nila, katulad po na ito. Yan nga, yung best cockbird natin or best bird natin ng 2019 Old Bird Race Team. Kapares pa rin niya yung
ano bang tawag ko rito sa hen na to? Kasi po, umuwi itong hen na to. Hindi ko siya pinangalanan. Pero umuwi po siya si parang Miss Consistent. Si Mrs. Consistent, mga kalapatids. Dahil umuwi lang siya sa karera. Hindi siya yung laging nananalo. Hindi siya nanalo. Umuwi lang po sa karera. Arden po yan, Arden. Tapos yung cockbird ko naman po is mostly Banril na may konting Arden. So, ayan sila. And then, ito po yung si Irish Syndicate cockbird ko, mga kalapatids. Ayan nga po yung kapares niya ngayon. Yung Irish Syndicate ko rin na nag first place sa 666 kilometers, mga kalapatids. Then, ayan po yung ano, yung first 350 mile race namin, nag third place siya. Yung first 400 mile race namin, nag second place. And then yung pangalawa or second race namin sa 350 miles, nag first na siya, mga kalapatids. Ngayon taon na race, old bird race season. So ayan na siya, dito na siya, breeder na siya. Then ito naman po yung kapatid nung aking best Arden last year, mga kalapatids, na hen. Siya yung best Arden hen ko last year. Siya ngayon ay nakapares, breeder ko yung kapatid niya. Well, pati yung best Arden hen ko na yan, breeder na rin po yun. Pero nandun siya sa shed. Pinaris ko ulit siya dun sa cockbird niya last year, mga kalapatids. So, ito, Ludo Clayson. Yung Grisel, Ludo Clayson. Ito, Ludo Clayson. Hindi pa nakalipad. Ito, Ludo Clayson. Yun, Ludo Clayson. So, I think, 5 or 6 Ludo Clayson na cockbird. And then, about 4 or 5 Ludo Clayson na hen ang mga nandito, mga kalapatids. So, ayan, naghalo-halo na nga sila. Hindi ko pa alam kung ano yung mga sasabihin ko. Ang haba na ng video, mga kalapatids. Pero ayan po sila. Ayan ang konting update. And then, tingin tayo sa labas. Ayan, mga kalapatids. Napakaganda ng panahon. Pero napakakapal ng snow. Puro yelo. Ayan, mga kalapatids. Puro yelo rito, mga kalapatids, sa amin. Ayan nga po, mataas ang snow. Lubog kami. Pero nalaglag ko pa yung cellphone. Nataas sa labas, mga kalapatids. Check natin yung itsura ng labas. Ayan, medyo nagme-melt ng konti. Pero ayan po ang itsura ng panahon. Ayan yung old bird team loft natin. Ayan po, napaka kapal ng snow dyan. Paikot, mga kalapatids. Ayan, puro snow lang yan. And makikita nyo po yung snow. Ayan. Kanyang kalalim, mga kalapatids. Yung kamay ko, nakalubog. So, I would say nasa at least 8 inches to 10 inches pa rin itong kapal ng snow sa lupa, mga kalapatids. Na medyo nasiksik pa yan. So, yun o. Maglaro muna tayo sa snow. So, yun po, mga kalapatids. Ayan yung ibang Ludo Clayson. Tsaka yung ibang mga breeder natin na cockbird. Pero yun po, mga kalapatids. Hanggang dito na lang po muna to. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, mga kalapatids. At sana huwag kayong manawa ulit. Paulit-ulit na lang ulit ako sa suporta na binibigay niyo sa akin, mga kalapatid. So, yun po. Pagka medyo maganda-ganda na yung pares ng mga breeders natin, saka natin ulit kukuhanan ng video para ipakita sa inyo, mga kalapatid, as a update. So, yun po, mga kalapatid. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po ulit. Shout out Team Yahoo at shout out sa lahat ng sumusuporta, mga kalapatid.